guys, welcome back to my YouTube channel, Busing TV channel. Bago po ang lahat mga busing, sa ating pag-uusapan po ay isa-shout out ko lang po yung aking medyo matagal ko na rin na kaibigan na hindi ko pa siya nami-meet through personal, na kilala ko lang po siya through online games sa Mobile Legend, mga kabusing. Pero tunay po siyang tropa pits, mga kabusing. Siya po ay si bro, brother, shoutout na kita, Brent Albic Magno. Eh po, taga Mindanao po siya ngayon, nasa Manila po siya. Nagtitake po siya ng striker po siya ngayon sa Manila. Okay po, okay. Bro, na-shoutout na kita. Sana ay makuha mo mga pangarap mo. Sana maging makuha mo pangarap mo sa mga pamilya mo. And then kung sinasabi mo nga, pag makapasok ka na, magsasabong tayo. Dadayo ka rito. Abangan ko yan, bro. Okay po. Ang pag-uusapan po natin, mga kabusing, ay yung paano ma-develop, or kung nadidevelop ba talaga ang pamatay-palo ng manok na panabong, or how to develop one shot, one kill. Okay po, kung ganoon baga mga kabusing. Bali, mga kabusing, yung lahat po ng manok, mga kabusing, lahat po yan ay may pamatay-palo. Mapataas, mapababa, mapasagitna. Lahat po ng manok mayroon pong mga pamatay-palo. Kailangan lang po natin silang suportahan para maagan nilang ma-develop at ma-master ang kanilang pamatay-palo. Sa pamamagitan po ba, busing, ng ano? Okay po, mga busing. Sa aking experience or sa aking kasanayan, ang ginagawa ko po dyan, mga busing, is tag pa lang. Yun na nga, dapat sinasanay muna na sila sa TP para masanay po silang lumipad taas, baba, taas, para madibilip po sa kanila yung sinasabing mataas lumipad or high flyer. And then sila na po ang gagawa niyan ng paraan kung paano po sila sisipa pagdating sa taas. Okay po, magtatanong dyan, paano naman yun, bossing, sisipa eh? Nasa tipi lang naman, lilipad. Ano mo masasabing nadidevelop niya? Okay po, madidevelop po niyan, mga bossing natin, kung ito po ay mahilig po tayong magtiyaga. Mahilig po tayong mga busing, at tiyagaan lang po ito, mga busing. Kailangan mong suportahan na makuha niya yung palo sa taas. Kung gusto mong makuha niya yung palo sa taas. Sa pamagitan po, busing, ng dummy cock. Ano po ba yung dummy cock? Search lang po kayo, mga busing. Tulad po yun ito. Gamit ko dummy cock. Dummy cock, isa po siyang laruan na pwede mo siyang pang-sparring sa manok. Ang sparring po siya sa manok panabong. Tagaan lang po, mga busing, kapag ginamit mo po itong dummy cock, kailangan po nito, gagalit-galitin nyo po muna yung manok. Hawakan nyo po, tutukatukin nyo pa ganyan. Kung yun, nasasaktan siya, itatak nyo po sa kanyang isip na siya po ay nasasaktan. Kasi, again, ulitin ko, lahat ng manok mayroong pamatay palo. Kailangan mo lang siyang saktan ng konti. Palo-paluin mo, tukatukain mo yung ulo, masaktan siya. And then, pag nag-alit yan, ibitaw mo, mga kabusing, ipalipadong pa ganyan, tapos salubungin nyo po ng damikat na pa ganun. Yung patihaya lang nyo pa ganun. Sisipain yan. Hindi man niya, busing, makuha yan, busing, ng una. Hindi naman talaga makukuha yan ng busing, ng isang bis lang natin. Tsagaan lang talaga na sa ganun training. Ako, ginagawa ko yung mga kabusing sa isang linggo. Ginagawa ko yung pag-training sa kanila ng gamit ng dummy cock. Dalawang beses, twice a week lang. Every Miyerkules at Sunday lang. Ano po, mga busing? Para
madibilip po nila yung pamatay palo po nila. Okay po, na saktan ako sa ganitong posisyon. Dapat mabitawan ko yung aking pamatay palo, yung alas kong alas kong palo na kailangan kong bitawan, kasi kapag ito'y nabuhay pa, pwede ako ganun, alam mo na yun, busing. Kailangan tulungan lang din natin, busing, yung manok natin na makuha yung ganung mindset niya. Makuha niya yung ganung sistema. Sa baba, mayroon din yan mga busing sa baba. May pamatay palo din yan sa baba, yung mga manok po natin. Kasi napapansin yung mga busing, di ba, sa loob ng Samuan. Kapag mayroon dyan yung hindi na nga nakakatayo pero buhay pa. Hindi siya mapatay-patay nung nakatayong manok, kasi hindi siya marunong sumipa ng nakahigang manok. Hindi niya kayang paluin kasi hindi nga siya na-train na gano'n ang sistema. Pero kung na-train niya yung manok niya na gagalit-galitin niyo ng dami ka, bitawan niyo. Tapos libre, galit na galit yan. Ibabaan nyo bigla yung dami cut nyo. Papaluin nyo yan. Hanggan sa madidibilit nyo siya, nasabing Armalite ba yun? Ang tawag nun. Nung kumikis-kis siya, yung gumaganon. Kasi yung karaniwang mga busing sa manok na walang train ng ganong sistema, ang gagawin po nila, nakadapa na yung manok, tutuka muna bago sila pop. Ang palo po din yung busing pag ganyan. Pero kung na-train po natin sila ng ganun, na kahit nakahiga na yung dapat mayroon siyang pamatay palo para mapatay agad or di na makabangon, gagawin po natin, tutulungan po natin siya kung paano niya magawa yun sa ganung sitwasyon. Kasi ang masaklap pa nun, pag hindi natin siya natulungan, malaking tulong yun, ha? Malaking tulong yung gagawin natin, mga busing, sa pag ganung nasa baba siya, tapos makuha niya yung pamatay palo sa ilalim. Kasi kung may tama siya, tapos yung kalaban niya hindi niya mapatay-patay, may tendency mabaliktad pa. May tama yung manok natin, yung kalaban may tama rin, pero hindi siya nakatatayo, pero mahaba pa yung buhay. Pero yung manok wala natin na may tamang sekreto, hindi mapatay-patay niya yung nakahiga, kasi hindi niya alam kung paano paluin yung manok pa natin ng namatay. Sa pamagitan ng tumutoka yung manok, kakakaryo. Kakaryo. O, di ba mga busing? Kaya kailangan sa pag-aalaga ng manok, kailangan matyaga lang. Alam ko sa unang paggamit nyo ng dummy cock, medyo maninibago kayo na sabihin nyo, kung pangit naman pumalo. Hindi mga busing, ganun lang talaga busing sa una ang mga manok. Pag ginamitan mo ng dummy cock, na makikita mo yan, papalo yan, pero ang palo niyan padadalawa lang. Pero dapat mga busing, itatak mo sa kanya, sa isip niya, na kapag sa mga sitwasyon alam mong dapat complier, dapat mayroon siyang TP, di ba? Ulitin ko, dapat naka-TP siya para masanay siya sa lumipad. Huwag naman po masyadong mga busing mataas ang TP. Mga 4 feet lang or 3, ganun lang mga busing. Kasi masyadong masama din naman yung masyadong mataas ang TP. Tama lang. And then, yun, i-develop, tsaga lang. And then, twice a week, magtaga po tayo. Ako mga busing, ginagawa ko yan sa mga ano ko. Wala akong kumari, kung sinasabi nyo ilang buwan, tatanungin nyo kung ilang buwan kong ginagano ng manok. Lahat po yan mga busing yung manok ko. Twice a week po yan. Kapag ako po ay may free po akong oras, lalo na po kapag di akong busy trabaho, ginagawa ko po yan mga busing sa manok ko, Miyerkules at Linggo, lalo kong panggabi. Pero hindi ko naman yan mga busing magawa sa mga manok ko. Kasi gaway busy naman ako, nasa TP lang din sila. Pero lahat po ng manok ko nakatitikim po ng ganun, na tutulungan ko po sila, palo nila ma-develop yung ganun sistema. And then kapag mayroon po akong ilalaban ng manok, syempre, i-freecon ko siya. Yung manok ko naka-freecon na, kasi alam nyo naman mga busing, di ba? Yung mga nakaraang vlog ko,
magsimula sa stag ang mga patukan niya, pagkain niya, para nakapre-run na. Yun, pag ako mga busing may ilalaban na, nakaset up na o nakaplano na, saka ako siya pupukusan ng ganito. Yung siguro mga 15 days ko siya, 1-2 weeks ko siyang ititrain ng ganun. Merkules, Sunday, ganun mga busing. Yun, and then, basta mga busing, lahat ng manok may pamatay palo. Okay po? Kailangan lang po natin silang suportahan, tulungan. Okay po? Mga pamental, physical, emotional. Ano mental? Hindi. Emotional, physical. Okay po? Huwag po tayong bara-bara sa pag-aalaga ng manok. Yung masyado tayong agresibo pagdating sa ano, sa sabungan. Masyado kang mainit. Dapat relax lang. Yung manok, pakiramdaman, yung kada pitik ng ulo, pakiramdaman bago lumaban. And then, yung nga, yung pinag-uusapan natin, yung paano ma-develop yung one shot, one kill. Kailangan lang ang tiyaga para makuha yun, mapataas o baba, napalo. Lahat po ng manok, mga kabusing, may kiskis. Okay po, ulitin ko po, lahat ng manok po natin na may pamatay palo or may kiskis. Kailangan lang natin po silang nasuportahan. Okay po? Pasensya na mga busing kung paulit-ulit po ako. Kasi yun po talaga ang main topic po natin ngayon, yung tiyagaan na pagsusuporta sa ating mga manok panabong para pagdating ng laban, hindi tayo madihado. Okay po mga busing? Kasi kakaawa naman yung manok noon natin, ilalaban natin ng patayan, hindi man lang natin sila natulungan. Ako po. Ayun, sa laban ay sana'y may natutunan. Okay po. Alam ko, sana yung mga makakapanood po ng aking vlog, lalo na po sa mga bagong mga kapanood, ako po ay makikiusap po sa inyo na please pakisupport po ng aking channel, pakiclick the pakisubscribe po, like, comment, share, and click the notification bell para manotify po kayo mga busing sa aking bagong vlog. Okay po? At sa aking mga sulit pong sumusubaybay, sa aking sulit pong tagapanood, salamat po sa inyong suporta. Hayaan nyo mga busing at pag nakilala na, magpaparapol tayo. Okay po mga busing? And maraming salamat and God bless po sa inyo.